abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network ang nakalaban, inigipin pa ng gobyernong ito. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Ito po ang Pilipinas nating mahal. Mga kababayan, samahan niyo po kami ni Ma'am Lorraine Marie Badoy sa isa na namang araw ng paglilingkod, paghahayag ng katotohanan, pagtatanggol ng demokrasya, pagsusulong ng totoo at tamang kapayapaan sa ikabubuti ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas at ang paghahanap ng tamang daan upang mabuting pamumuno ang mangibabaw sa ating bayan nang sa ganun po umunlad ng tama at totoo ang ating mga mamamayan at ang buong bansang Pilipinas. Ma'am Lorraine, welcome sa ating partnership dito sa Pilipinas nating mahal. Good morning, Eric, at magandang umaga sa aking mga kababayan. Maraming salamat at sinabayan nyo kami ni Eric ng isang linggo, no, since Monday and today is Friday para ng Pilipinas nating mahal. So, stay tuned and let us discuss the burning issues of the day. Sa mga naghahanap po sa amin, usually 10:45, mag-standby na po kayo o mga 10:35. Yeah. Sapagkat between that time po, nagsisimula ang broadcast sa platform ng social media at ng YouTube at Facebook ng Pilipinas nating mahal. And then inaabot tayo ng 12, 12:10, 12:15. So basically mga isang oras towards sa isang oras kalahati. Pero hindi po kami absent, no? Kung nakikita nyo, pag naka-standby tayo, ay ibig sabihin po, inaayos na minimum Lorraine ang technical support para sa program ng Pilipinas nating mahal. Ma'am, bago ang lahat, ay mayroon po tayong our news reference para dito sa isang mainit na balita galing sa Norte. Coming from area of Ilocos-Abra boundary. Ito po ay pakinggan nyo sapagkat after the news, we will have the brigade commander mula doon sa area ng Ilocos-Abra Cordillera boundaries na nagtatanggol ng kapayapaan laban sa terorismong inihahasik ng CPP-NPA-NDF. Dandaang individual ang lumikas mula sa bayan ng Pilar sa Abra dahil sa nangyaring bakbakan sa pagitan ng ating tropa ng militar, ng pamahalaan at ng rebelding teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Tunghayan natin ang ulat na ito, mga kababayan. Mag-aalas 12 ng tanghali araw ng Martes, habang nagsasagawa ng military operation ang tropa ng 50th Infantry Battalion of Philippine Army, nakasagupa nila ang teroristang komunistang grupong CPP-NPA-NDF sa kabisera ng barangay Nagkanasan, Pilar Abra at Babalasyuan, Santa Maria, Ilocos Sur. Kinabukasan, agad na kinansela ng lokal na pamahalaan ng Pilar Abra ang pasok sa primary at secondary level sa pampubliko at pribadong paaralan upang matiyak na hindi madadamay ang mga mag-aaral sa nagpapatuloy na bakbakan. Noong araw ding yun, namataan ng mga residente ang air asset na ito ng militar. Ang naturang video, kuha ng isang netizen sa Santa Maria, Ilocos Sur. Sa panayam ng SMNI News kay Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, Commander ng 51st Infantry Brigade ng Philippine Army, na nag-request ng air support ang tropa ng 5th Infantry Division of Philippine Army bilang bahagi ng operasyon. Previous to that, may mga na-discover tayo na mga IED, meaning yung mga bomba, landmine, which is pinagbabawal nga ng international humanitarian law, no? They have the capability to manufacture their own landmines, mga IEDs. So isa yan sa mga dahilan kung bakit nag-request din ng close air support, dahil accordingly, alam mo naman, kanila yung the advantage of the analysis of the terrain nasa kanila eh. Paliwanag pa nito na ang pagre-request ng air support ay hindi basta-basta at dapat dumaan ito sa protocol. Just to give the assurance na kapag kami nagre-request ng close air support, merong protocols yan. Mm-hmm. Hindi basta-basta ina-approban ng higher headquarters kung hindi satisfied yung mga elements like yung distance ng kabahayan na pinakamalapit na pwedeng maging
damage, collateral damage, mamadamay, at saka yung site ng nag-request na dapat we call that forward observer. Umabot sa mahigit 100 pamilya o katumbas ng mahigit 400 individual ang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa bakbakan. Sa nasabing bilang, halos 90 individual ang lumikas sa mga barangay sa Balasyuan, Santa Maria, Ilocos Sur. Habang nasa mahigit 300 individual naman ang lumikas sa mga barangay na Nagkanasan at barangay Gapang sa Pilar Abra. Sa ngayon ay nakauwi na sa kanikanilang mga tahanan ang mga apektadong residente. Samantala, ayon kay Brigadier General De La Cruz, sa panig ng militar, isa ang nasugatan na ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan habang inaalam pa ng mga otoridad kung ilan ang nasugatan at nasawi sa panig ng rebeldeng grupo. Ayun. Natunghayan po natin ang actual ground and air support operations na inilunsad po ng 5th Infantry Division, lalo na po ng 501st Infantry Brigade sa pamumuno ng magiting na general, Brigadier General Ferdinand Melchor C. De La Cruz. At makakasama natin siya, Ma'am Lorraine, para malaman natin ng direkta mula sa kanya kung ano ang mga kalagayan ngayon after this military encounter at ano ang kwento kung bakit na bagamat wala ng active na mga guerrilla fronts sa Northern Luzon area halos ay nagpapatuloy ang mga ganitong kalagayan at mga kaganapan. Let's have Brigadier General Ferdinand Melchor De La Cruz, ang Brigade Commander sa 501st Infantry Brigade ng Philippine Army. Sir, kasama morning, mo sir. Po si Ma'am Lorraine Marie Badoy. At ako si Ka-Eric dito sa bagong programang tinatangkilik ng sambay ng Pilipino, ang Pilipinas nating mahal. Welcome, sir, at good morning. Morning, sir. Good morning din po, Sir Eric and Ma'am Lorraine. Na-miss po namin kayo for a while. Yes, kami din po, sir. At importante na kapagbalik tayo at nakapag-onboard. General De La Cruz, we heard you over the news doon sa clip ng video sa balitang iniulat namin just a while ago na sinasabi mo na ito'y close air support at nagkaroon nga ng aktwal na bakbakan dyan sa area ng Pilar sa Abra na nagresulta pa sa mga preemptive and security evacuation ng mga ilang pamilya at komunidad near the vicinity of the military encounter. Ano pong kwento nito? Anong kalagayan ngayon sa habang kami ay nakikipag-usap sa inyo doon sa area ng Abra? Yes, Sir Eric and Ma'am Lorena. Magbigay lang po ako ng kaunting background. Since nung lumipat tayong 501st Infantry Brigade dito sa area na to, kasi dating galing kami sa Cagayan at inassume ulit namin tong traditional area naman ng 5th Division na nasalo dati ng 702nd under 7ID nung nawala yung isang brigade na na-absorb sa Sulu Province. And anyway, nung bumalik na kami rito, tinuloy-tuloy namin yung effort ng 702. At at that time, yung grupo na inahabol natin, which is actually composed of yung the whole leadership ng ICRC, yung members ng North KL, weekend KLG North Abra, na kung saan nandun ICRC, yung mga... ICRC, General De La Cruz, is Ilocos Cordillera Regional Committee ng Communist Party. Communist Party of the Philippines po. And what is ICRC? What is ICRC? Ilocos Cordillera. Yeah, ah, okay. Anong area nito, sir, at anong status nito? Yeah. Is it still? Yun pare. Sumusuporta sa kanya yung isang weekend KLG na North Abra na kung saan yung mga nalusaw na South Ilocos Sur tsaka yung Abra Mountain Province Ilocos Sur na mga KLGs na-absorb doon sa North Abra. Pero tapos may RSDG. So we are counting to mga 40 actually yung grupo na yun. Sir Eric and Ma'am Lorraine, 40. Mm-hmm. Yeah. 40, and 40, then, 40 NPA fighters. 40 NPA fighters. 40 fighters. So, total kasama na po yung leadership. And this is led by... kilala nyo naman yata si Akapok Rai. Maria Loy Saporcray na galing Mindanao. Galing po ng Mindanao. Isa ito sa mamamatay tao sa Mindanao nung panahon ng purgahan. Yeah. Tinyente po kami, Sir Eric, na naririnig na natin yan si Poclay noon. Maria Luisa so, Poclay. So what happened is, nandun sila noon sa tri-boundaries ng Abra, Apayao at saka Kalinga provinces. At tinuloy-tuloy natin yung pagpurso sa kanila doon, which resulted to almost parang mga 5
encounters, engagements, aside from yung mga nasusundan namin ng mga pinagkakampuhan nila. So, from North Abra, nagkaroon tayo ng mga encounters at sa Lapadan, Tinig, hanggang napunta sa Bulinay. At doon sa Tubo naman, may mga na-discover tayong mga IED. Dahil yan sa... yung relentless efforts natin, tsaka social pressures na rin ng mga tao, kasi sinusumbong na rin sila ng mga tao, even yung mga masa nila. Kaya nasusundan natin sila. Fortunately for them, they know very well the ingress and egress of the terrain. Talagang alam nila kung saan nagtatago, nagsa-sidestep sila. May times na na-engage tayo, pero yun nga, Sir Eric, alam mo naman din yung deployment nila, yung Abe backing Kaloy, na talagang hindi mo rin basta-basta ma-hit yung leadership kasi nasa backing or nasa Bravo area. Lalo na kung may support, mga, sabi mo, nakalatag na mga high bomba. High value targets. May mga bomba. Yes. Mm-hmm. Yes, ganun pa man, we also suffered mga casualties din. Actually, may dalawang case na yung platoon leaders natin nahulog sa bangin, mabuti, hindi fatal. Tapos may mga nakagat din ng ahas. Although tuloy-tuloy pa rin yung operations, hanggang sa eventually, nung nabasa natin na ang galaw nila, papunta rito sa, they wanted to recover actually yung lost mass bases nila dito sa Juan? Sabra. Sa Ilocos Sur. Ilocos Sur. Ilocos Sur. Oh, doon sila. That's why nung yes, nagpreposition na sila dito sa Pilar. Unfortunately for them, yung inaasahan nila na mga mass base nila rito, sila na mismo ang nag-report. Kaya actually nagulat sila, Sir Eric, Ma'am Lorraine. Nagulat sila nung bakit nalaman na nandun, na nalaman ng tropa na nandun sila. And they were actually very confident. Naliligo actually yung iba doon sa Pinsal Falls. So you're telling the viewers right now, General De La Cruz, that this is a leadership-centered platoon na vertical at heavily armed with explosives. Yes. Yun bang kuha namin? Yes, yes. Nandun sila for crime. What does that mean in layman's term? Yes. In layman's term, gaano kabigat pong target na ito na nilapitan at pilit na sinuong ang panganib ng mga tropa natin? Actually, meron tayong isang casualty. Unfortunately, hindi siya fatal pero naputulan na siya ng kamay. Dahil yung bala tumama sa braso. At yun nga, Sir Eric, alam mo rin kung paano yung latag. Again, nasa kanila yung mga nakaposition na sila sa mga advantage positions. Particularly yung formation nila, yung Abe backing Kaloy nga. Meaning, kung may mabubunggo man tayo frontal, yun yung mga advance post or rear post lang nila. That's why nung may nag-try na rin kami ng availability ng close air support kasi nagkakadikitan na at kitang-kita rin ng mga tropa kung saan sila naka-deploy, which is advantageous for them. Kaya nga meron tayong na-wounded na isa. Sir, may tanong dito na pumasok coming from our viewers, ma'am, no? If I may be allowed, Ma'am Lorraine, itatanong na natin kay General De La Cruz. Sir, ini-expect natin ngayong araw na ito magpe-press conference ang Kamatayan Party List. Ang tatlong kagwang nila, kung si Ma'am Lorraine ang magtawag dyan, mga kagwang, mga peste ng bayan na nagkukunwaring party list representatives. Sasabihin nila na overkill kung bakit nagkaroon ng airstrike at hindi daw kailangan na ma-damage ang seguridad at safety ng mga civilians. Now that you're the brigade commander, kindly explain to our people how important and how valid and legitimate the use of close air support and air assets in this kind of close encounter na heavily fortified with bombs ang area na pinapasok niyo. Go ahead po, General De La Cruz. Yes, Sir Eric. In the armed forces, we have more lethal weaponry actually na pwedeng gamitin. Kaya lang, we have protocols. Kaya nga, actually, hindi ganun kalakas yung nagamit natin, tamang-tama lang din. And na-satisfy natin yung elements or parameters, Sir Eric, Ma'am Lorraine, which is yung distance from pinakamalapit na house or kahit kubo man lang na hindi identified. At ang pinapatunayan yan, hanggang ngayon wala namang nagre-reklamo na residente. Pangalawa,
Ay, meron tayong... Sir, walang, yes, ma'am. Walang nagre-reklamo na residente kahit na sila mismo yung nandyan. Pero ang nagre-reklamo, yes. Yung mga operatiba na protector and defender nila na sila Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, si Raul Manuel ng Kabataan Party List, si Arlene Brosas, yes, ng Gabriela, na mga CPP, NPA, NDF operatives sa Congress kasi yan ang trabaho nila. Exactly. Depensahan ang mga terorista. Pero tayo mga Pilipino, nagkakapit-bisig tayo, walang nagre-reklamo. Ang inire-reklamo natin, yung mga operatiba sa Kongreso. Yes, at paggamit-gamit pa sila, Ma'am Noreen, General de la Cruz, ng overkill daw. At you're putting in danger the lives of civilians, sir. Pagkakataon po, as if they care. Pero sila ang recruiter, sila ang financier, sila ang protector. Yeah. Itong mga teroristang grupong pinagbubuisa ng buhay sa labanan ng ating mga sundalo. Sir, pagkakataon po ninyo ito, na ipaliwanag. Bawal yan sa, yes, ma'am, international humanitarian law. Pero sila, Franz Castro ba, nagreklamo hindi sila ever? Pinagtatanggol nila yan at sabi nila yan daw ay weapons of the people's war. Ah, talaga. Ito din po yung nag-prom sa amin na matakot. Dahil they have their own capability to manufacture their own grenades tsaka mga bomba. Yes, that is true. Ay, pinatotohanan ko yan, sir. So, yan, Kaya Rick, baka gumawa ka rin nung araw. So, nasaksihan ko yan. Yung mga ganyan, nagre-reklamo ba sila, Franz Castro at mga CPP, NPA, NDF operatives? No, they don't. Si Nery Colmenares, si Teddy Casino. No, tahimik sila. Tahimik sila dyan, ma'am. They justify it as reasonable weapons of war. So, they approve of it. They approve, yes, of it. Okay. Sir, ang tanong namin ni Ma'am Noreen, yung pinakita ninyong bomba, ang tawag dyan ay LAMAT. Landmine Anti-Tank. Wasak ang vehicle niyan. Wasak at putol ang katawan ng mga sundalo at tropa pag tinamaan. Sir, recovered ba yon? General de la Cruz, recovered from the actual encounter site yung lamat, yung bomba? Not during the actual encounter po, pero weeks before, dun sa mga pinanggalingan nila, okay, dun sa Tubo Abra po, yung naging layer nila yan. Tubo Abra. Yeah. Ito, Sir Eric, Ma'am Lorraine, ito yung mga laman ng loob ng pinakita lamat ko kaninang lamat. Mga tornilyo na kapag ito sumabog, wasak. Tingnan nyo na lang yung isang pinakamaliit sa ulo ko. Wasak yun, sir. Ayan po. Wasak yun. Isa lang ho ito. Pati yung shockwave niyan, sir. Hundreds. Grabe yan. Okay, so ganun po. Kaya kahit papaano po, medyo nakakatakot din dahil una-una, correct, nakaunaw na po sila sa lugar na yon. Sir. Naka-deploy na rin po. Sir, so, yes, ma'am. In other words, what you're telling us, because this is the first time I'm seeing this, no? Yung lamat. Ngayon, merong sundalo na naputulan ng kamay na ano siya, na amputate, no? This is what our soldiers have been bearing, this burden, itong sacrifice. Kung hindi sila patay, may mga amputations sila. For over half a century, and yet, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, and all the operatives will never complain about this. And what they will complain is the armed forces of the Philippines defending and protecting the country. Exactly. Exactly the point of Ma'am Noreen. At naipakita mo, sir, mabuti at mayroong actual visual aid. Ma'am, hindi basta-basta yung lamat na yan, ha? It will tear apart a vehicle, military grade vehicle, and it can damage 10 to 20 soldiers right away in a shockwave with explosives and with the shrapnels na pinakita, wasak ang kamay, mawawasak ang ulot, laman ng tao niyan. So in other words, habang ito si Franz Castro, nagpapagluta tayo dyan sa spa, no? Habang ayan si, at saka siguro may ka-date pa siya, di ba? Lover girl yan, di ba? Si Renato Reyes, di ba? Yung sexual opportunism, di ba? They're very comfortable, inom-inom lang siya ng Starbucks niya or whatever. Our soldiers, our civilians, yes, our countrymen are suffering in the countryside for a war that they themselves do not have the balls to fight. Exactly. Abang ang mga anak ng mga kawawang mga mamamayan natin, suklam-suklam kayo, nire-recruit nila, Ma'am Noreen. Sir, it appears now, yes, na napakalinaw ang tanong namin ni Ma'am Noreen kanina na sinagot mo. There is commensurate basis and justified deployment prison for security to employ and deploy itong air assets
para hindi po masabugan ang napakadelikadong mga bombang ito habang nag-ground maneuver for fighting ang ating mga tropa. Did we get you correctly about it? With caution and with the care na hindi tatamaan ang civilian community, you were able to deploy correctly and properly the air support na kailangan. Tama po ba? Sir, actually, meron pang mas importanteng nangyari doon. Sige, sir. Dahil nung in-extricate and in-evacuate natin yung wounded natin, padilim na. Yes. At hindi na kaya na puntahan ng helicopter or any air asset. So, kailangan ilabas siya. So, in the process na nilalabas siya, ay pinupukpukan na rin yung ating mga sundalo. They were subjected under fire. Enemy fire. Grabe. So, tamang-tama, it's very timely yung pagdating. Actually, medyo may mga umiiyak na tropa natin. Mm-hmm. Parang nagtatanong na, sir, akala ba namin meron ng air support kasi mm-hmm. magkakadikit na nga. Ayun, medyo na konsensya na rin ako kasi I fear a loss of blood. Na definitely mangyayari yun. Kasi malayo yung sa battle area sa main highway. So anyway, buti na timely din yung pagdating ng close air support na extricate natin na idala sa pinakamalapit na medical center which is in Santa Maria pa. Actually, Sir Eric and Ma'am Lorraine, buti may available na air asset. Pasalamat sa Air Force. Talagang ginawa nila ng paraan na may capability na, actually hindi nga capable of night flying, yung mga piloto ay gumamit na lang ng night vision para na ilipad yung ating sundalo dun sa V-Luna. Yes. Well, fortunately, nabuhay siya, pero yun nga, unfortunately, kailangan maputol yung kamay. Sir, at sa kaalaman ng mga nanonood o nakikinig sa atin, mga kababayan, hindi lang namin binanggit sa opening ni Ma'am Lorraine, ang pangalan po ng kampo ng 5th Infantry Division ay Melchor de la Cruz, Colonel Melchor de la Cruz. Namatay po ito sa bakbakan sa NPA Tatay po ng in-interview natin ni General de la Cruz, si Colonel Melchor de la Cruz. He must be very, very proud of you. Tama po ba, sir? Tatay ninyo? Yung namartir dyan. How did he die? Sa helicopter, ma'am. Binira ng NPA. So, sir, 1970s. Your father died because of these terrorists, no? Exactly po. Yun po yung sinasabi ko sa mga tao. Yeah. Yes. I'm also a victim. Yes. Yes, yes. And during your time, sir, we will end it. Yes. Sana po. I can only wish for that po. And we will do all miss po. It will also be a glory on my part kung sakasakali. In honor of your father's memory and to those who died and sacrificed to defend this freedom and democracy. Crying. So, kaya nakikita ko si Sir de la Cruz, nakausap ko to, ma'am, Colonel pa ngayon, Brigadier General na, is fighting only not for the memory of his father, but for the memory of those who suffered so much of the war dahil dito sa mali at baloktot na ideolohiya na ang pinapalabas pa, yung tropa ng mga pamahalaan pa ang nagkakamali kapag nagtatanggol tayo at nag-evacuate ng mga sugatang sundalo at tayo'y nagtumutugis ng mga teroristang ito. Sir, nakakalungkot. Sir, yung Santa Maria Ilocos Sur is the... I'm from there. My family is from there. My mother was born and she was also raised. I'm crying because I also lost a mother very early. Yes. And my life has really been defined by my mother. And so it's just wonderful to hear si about this, no? Yeah, about your story also. So at naawa ako. But sir, bakit from Santa Maria Ilocos Sur, bakit nakita yung mga airbase? Malayo yung Abra. Oh. I'm sorry, it's a layman's boundary question. Boundary yata ito, ma'am. Tama ba, sir? Boundary ba itong area ng encuentro? Boundary na po yan, Sir Eric and Ma'am Lorraine. Yung concentration, lahat ng mga skirmishes actually happened in Pilar, Abra. Kaya lang, binabantayan lang namin dito sa South Ilocos kasi ito yung... Akala nila kasi, andito yung masa nila. Mm. And then, unfortunately for them, yung mga masa nila mismo ang nag-report kung nasaan sila. Tama. Kasi when I was able to interview one of them, yung mga dating MB, sabi niya, sir, nasubukan na nila na mamuhay na walang NPA and ang ganda pala ng pakiramdam na wala silang kinakatakutan. So ganun din po, this crisis that happened is a demonstration po ng napakagandang cooperative ng mga local government agencies. In fact, pati yung Red Cross na nung una binantayan namin dahil baka mag-extricate, pero talagang tumulong po sila na magpakain sa mga evacuees. Although just to
note lang po na hindi kami ang nagpa-evacuate doon sa mga residents, kaya lang nag-volunteer na sila kasi isa doon sa mga barangay captain, alam niya na kilala nung mga NPA yung mga residente doon dahil dati nilang nilalapitan, and then suddenly parang inabandon na sila. So they have, medyo natakot din sila dahil baka babalikan nga. Exactly, the point. Saka, sir. No, I'm looking at the footage now, sir, no? Yes, nakita mo yung mga kababayan natin, hindi naman kayamanan, ano? Nakita mo yung sa Abra, napakainit pa dyan. Mm. Diba? Nakita ninyo ba kung gaano ito kasalot itong CPP, NPA, NDF, no? Talagang ginugulo nila yung mga buhay natin. Disrupted lives. So, sir, I have just a personal question lang. How old were you when your father died? I was 3 po. Iniwan kami. 7 po kami magkakapatid. Ang pinakabunso namin is 11 months old. Second year high school yung brother namin, eldest. My mother never got married again. We were just so fortunate na dahil din sa pagka siguro sa pangalang naibigay ng tatay ko, ang nagpaaral po sa amin, mga contemporaries niya, classmate niya, even yung mga senior niya, surprisingly, pati senior niya noon, they reach out to us. Even today, ma'am, sir, yung mga sundalo niya dati, they keep on linking with us. Pero siyempre, matatanda na rin, particularly yung mga special forces dati na nakasama siya. And you graduated from the Philippine Military Academy, tama? Yes, because wala rin. PMA, that was also a chance sir. For me dahil medyo hirap na rin yata siguro yung puro scholarship kami, ma'am. At actually, yun nga sinasabi ko sa mga tao, hindi ako nagsundalo para ipaghigante. Kundi gusto kong ipatapusin na sana yung mga itong mga ganitong pangyayari. Kasi katulad nung last year, Sir Eric, kung baka nabalitaan nyo nga yung pagkamatay ni Camorga, si Morga doon sa Cagayan. Yes. Na gusto nang sumurender at umuwi. UP student, 23 years old, yes. Babae. Doon naiyak din po ako, Ma'am Lorraine, dahil yung UP Manila. Parang anak ko. Nung nakita ko. Namatay. Opo. Yeah, agree. Ito naman, sir, si Eric, hindi mo naman sinabi na yung tatay pala niya naman. Hindi nga, ikaw lang nalaman. I'm a mess here. Nalulungkot nga ako, ma'am, dahil nang magkita kami ni sir, tinanong niya sa akin, kay Eric, totoo bang naabutan ng sniper shot yung helicopter kayo na bumagsak at namatay yung tatay ko? Sino sa tatay mo, sir? Sabi niya, si Colonel De La Cruz. Ha? Tatay mo yung pangalan ng kampo na ito. Hindi ko nalaman. I was talking to him. Colonel pa siya noon. Kaya he was only 3 years old. 3 years old siya nang mamatay yung father. And sir, no, parang 3 years old, tapos 7 kayong magkakapatid, 11-month old yung bunso. Yung bunso. This is not a unique story. No, this is a story that we've heard because we lived in the camp. My husband is a PMA graduate. No, this is... Yes po. This is why... Idol ko po si sir. Yeah, this is why we fight. Idol ko po si sir. Salamat. Ano, yung, ito yung... Yes, ito yung kinagisnan natin, yung closest friends natin na we bury our friends. Our friends are widows and orphans. Correct. And this is why this has to stop already. And it's not just us, it's just the military community. Mm. It's the entire country na ang nagsusuporta niyan, ang mga komunistang terorista, and unfortunately, even politicians who have no real love for country. Tama. Sir, yun ang tanong namin pangalawa ni Ma'am Lorraine. And possibly, this will be my second to the last question. Ang last question ibibigay ko kay Ma'am Lorraine. Mga kababayan, malungkot po kasi itong kwentong ito. Yung anak na 3 taon pa lang, na naging general na ngayon, ipinagpapatuloy po yung labang binuwisan ng buhay ng kanyang ama at ng libo-libong mga sundalo. Mahigit 15,000 pong namatay. 50,000 estimated all, including civilians and NPA, Papua Pilipino. Sir, sa kalungkutang ito na nagaganap at sa krisis na hinaharap natin, patapos na ito, do you believe na itong grupo nila Porcray at ang remnants ng naengkwentro ng tropa natin sa pamunuan ng command ninyo sa brigade, patapos na ito, at ano po ang inyong gustong iugnay at idugtong dito papunta dito sa mga nagtatanggol ng grupong ito at nagtatakip at nagbibigay pondo, politiko man o pati yung kanilang mga urban component operatives? Kung kaya po naluluha at patuloy po ang pagdalamhati ni Ma'am Lorraine, sapagkat this war should have been ended long time ago had the government previously inayos ito. Ngayon, sir, inaharap mo ito. At the back of your history ay
bit-bit mong pagkamartir ng iyong amang naging bayani din sa labanang ito. How do you like to see the end of this? At ano po mga gusto ninyong makitang kulang na mga elemento sa digmaan na matapos ito, pati po sa pamahalaang nakikinig ngayon? Go ahead po, General De La Cruz. Sir Eric, Ma'am Lorena, thankfully po na finally na-realize natin after 5 decades na the insurgency problem is a socio-political problem which cannot be solved by the military alone. Yes. At dito na po natin natetest actually yung convergence ng different agencies. Napakaganda po yung correct, yung support ng particularly nung local chief executives, local government officials during that encounter. Napakaganda, immediately and prompt po yung kanilang action. Ngayon po yung mga dati nilang wala na pong kumukupkup sa kanila. Nagulat sila dahil yung in-expect nilang 20 militia ng bayan dun sa isang barangay, sige, hindi ko na lang babanggitin. Nagulat sila na hindi na sila kinanlong. At sila actually nagsabi sa amin kung nasaan yung mga positions nila. So paikot po sila from North Abra, papunta na sila rito sa in-attempt nila sa Ilocos. And tumawag kaagad ang provincial government sa akin nung that night. Medyo nagtampo pa nga si Gob sa akin ng konti. Hindi naman tampo. Nagsabi lang na meron palang nangyayari. Eh nag-declare na tayo ng insurgency free na yung Ilocos Sur. Sabi ko, Gob, it may have been a blessing in disguise na nangyari ito. Kasi hindi talaga ako, tayo papayag. Me also, from Ilocos Sur po yung father ko. Sabi ko, hindi tayo papayag na babalik sila. And nakausap ko yung mga different LCEs na, even the Santa Maria kahapon with council, nakausap ko po si Vice Mayor Vice Mayor ng Santa Maria with the council. Immediately nagkaroon sila ng council, emergency council meeting. And nag-explain ako sa kanila what is happening. At they gave their full support po. Yeah, very good. Yes, sir. And then, sir, ma'am, go ahead. Yes, po. Can you just make it very clear, no? Ito si Porcray. Porcray. Maria Luisa Porcray. Ito mga, salot na ito na mga kaibigan nila Franz Castro. No, ang ibig mo sabihin, sir, palya sila, sablay sila, mali ang basa nila, na akala nila, kanila pahawak pa nila yung tao, pero actually, tinalikuran na sila at kinasusuklaman sila. So, tama ba, sir? Mali ang basa nila. Mali. Nagkamali sila ng basa. Exactly po. Exactly po. Tapos yung isa po, kaya sila noon nabuhay na buhay doon sa Abra, dahil, kay Eric, baka kilala mo naman si Cabram na si Baluga. Si Baluga. Matagal, ang dami ng mga kamag-anak niya na kumakausap sa kanya para magbalik loob. Pero nabalitaan natin na siya mismo ayaw niya, natatakot siya sa mga taong bayan dahil sa mga kanyang ginawa. Kasi there is even a report kay Eric, Ma'am Lorraine, na itong si Bram ay siya yung trigger man dun sa pagkamatay ni Balweg. Balweg. Alam nyo yata, narinig nyo na rin yata yon. Yes, sir. Kaya talagang hindi siya basta-basta makabumibigay. Opo. Kaya ngayon, bo, dati kinukup-kup sila doon sa Malibkong. Ngayon, hindi na rin po siya basta-basta makabalik ng Malibkong. Yes. Sinisingil na klaro siya. Sir, gustuhin man namin ang ating panayam, pero malinaw po na nailahad ninyo ang tamang paglilinaw. It was a closely coordinated, command-directed, close air support, legitimate and valid. Grabe ang explosives na inilagay na sa panganib ang mga ground troop operating in the close encounter, close quarter operations na hinahabol ang isang napakalaki at armed unit nila na naiwan pa na hindi pwedeng walang close air support. At hindi po kayo ang nagpa-evacuate ng mga taong bayan, kung hindi ito ay voluntary safety measure na tinulungan ng mga barangay officials because alam nila na babalikan sila at i-harm ng mga teroristang grupong ito. Malinaw po ang pinupunto ninyo, the people and the local officials are united with the armed forces of the Philippines, with the Philippine Army. Ma'am, ang inyong pasasalamat po kay General Ferdinand De La Cruz, yes, at sa isang napakaganda ngunit madamdaming talakayan ng kwento ng pagbabaybay ng kabayanihan sa ugat at dugo ng kanyang tatay papunta sa kanya. Sir, maraming salamat. No? The Ilocos remains insurgency free. Yeah. No? We will assure po. And it will be so till the end of time. No? Patapos na ito. So in behalf of our countrymen po, sir, no? And also of course,
our countrymen who cannot thank you themselves personally, we would like to thank you, the 501st Infantry Brigade and the entire Armed Forces of the Philippines, for your courageous and faithful service to our country. And also, sir, I'm very, very proud of you personally for having done something and created something wonderful with the loss of your father, that you have honored him this way. Correct. Sir, greater salute. Greater salute. Very, very proud of you. Meron lang. I'll guide, sir, for your final message. I'll guide po. Yeah, on behalf po ng kasundaluhan, I can safely say that 501st Brigade, idol po namin kayo. Nalungkot kami nung for a while na wala kayo. Kayo rin po yung bumubuhay sa war spirit namin para tapusin ito. Hanggat nandyan po kayo, we are ready to suffer any consequences if need be po. Thank you, sir. Para sa Pilipinas nating mahal, General De La Cruz, son of a hero and warrior of the people, defending peace and democracy against communism. Son of his father. Son of his father. Maraming salamat din kay General Pasha, ang inyong division commander, for the all-out support to your brigade area of operation. Mabuhay po kayo at mag-ingat. Ayun. Maraming salamat. Ikaw naman, Eric, hindi mo ako winarningan. Oo nga, ma'am. Hindi mo naman ako sinabihan yung ganun yung kwento niya. Sa gitna mo sinabi. Kaya ma'am, nalulungkot din kami ni Ma'am Noreen. Ganun po kabigat ang sinasabi namin dito, na the price of freedom is so expensive. At ang the price of democracy, defending it against the enemies of the state and the destroyers of the people, you pay it with sometimes sa buhay natin. Isang sundalo na putawlan ng kamay, ha? Sa aktual na ground operation. At saka napakarami na nagsugal ng buhay dito at nag-alay ng buhay. Araw-araw ang mga sundalo natin, very willingly, they offer their lives. No? And yet, Ma'am Noreen, tigil na natin ito. And then, overkill. May foot ka to, Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Rosas. Overkill Rosas. Mo mukha mo. Kayo ang dapat pusasan. Kayo dapat ang tinutugis ng batas. Sandali na lang. Hindi ang kagaya ni Pastor Kibuloy. The full force and arm of the law and the law enforcement should be running after you because you are the true enemies of the people. Eh, pero si Pastor pa yata kayo nang lumalabas na kaaway ng batas. Pwede ba yon? No, we will not allow that kind of narrative to persist. At dahil dyan, ma'am, sa kwentong labanan, sa digmaang hindi dapat tumagal na at dapat tinapos na, subalit hindi natin pwedeng pabayaan na ang usapang pangkapayapaan ay ma-hostage ng narrative tungkol, Ma'am Noreen, sa usapan na gusto na daw ng CPP, NPA, NDF ang kapayapaan. Excuse me, ha? Makakasama natin si Prosecutor's Chris Gonzalez ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, spokesperson and focal person for Legal Cooperation Cluster sa Western Visayas, para pag-usapan po natin ang tamang pagtingin kung ano dapat ang tindig ng pamahalaan at ng taong bayan sa usapin ng pangkapayapaan na pilit dinidribble-dribble ng CPP, NPA, NDF at mukhang pinapatulan ng iilang mga nasa pamahalaan ngayon. Prosecutor Chris Gonzalez, welcome sa programang Pilipinas Nating Mahal. Sir, good day. Kasama mo si Ma'am Lorena. Morning, sir. Morning, Prosec. Magandang araw kay Eric and Dr. Lorraine at sa ating mga kababayan na kasama natin ngayon sa Pilipinas Nating Mahal. Yes, sir. Prosec, maya-maya ay ipapakita natin ang punto ng CPP, NPA, NDF coming from their one of their officers. Itong pari na galing Negros na si Luis Salandoni, while we're preparing for the video about that, tanungin ka muna namin, Prosec, bakit naglabas po kayo ng isang makabuluhang pahayag that reminded everyone in government right now na itong sinasabing consultation for peace resumption, peace talks resumption sa CPP, NPA, NDF ay dapat punahin at dapat mailagay sa tamang perspektiba at tamang konteksto ng kasaysayan. What is your take on this, Prosecutor Chris Gonzalez? Yes, Eric. Unang-una, etong gustong mangyari ni Secretary Carlito Galvez ng OPACRO ay pilit niyang isinusulong ang alleged na peace talks with the National Democratic Front of the Philippines. Unang-una, pinunana natin si Secretary Galvez dito sa kanyang gustong mangyari na hindi ito ang pinakamagandang dapat gawin, kasi the government must not negotiate
with the designated terrorist organization mm-hmm. like the National Democratic Front of the Philippines. Number two, siguro out of touch with reality si Secretary Galvez because he wants to talk peace with a group na recently nagpalabas ng statement ng NPA correct. Na they are ordering all their units to conduct tactical offensives against government installations, soldiers, and civilian targets. Etong pronouncement ng teroristang grupo does not show any hint of sincerity for peace. At kaya nga nangyari yung madugong bakbakan sa ABRA dahil nagpo-comply ang mga NPA doon sa direktiba ng Central Committee nila. Exactly. And then here comes our primary peace advisor ng gobyerno, si Secretary Galvez, na nagsasabing isulong natin ang kapayapaan. So that is actually a nonsense policy, nonsense proposal. Pakikipag-usap ka ng kapayapaan sa isang grupo na hindi mo naman nagpapakita ng interest sa kapayapaan. Exactly. So, bilang isa sa mga nagtatrabaho rin sa gobyerno mm-hmm. at kasama ninyo, kasama ng taong bayan, kasama ng mga kasunduhan na naglalayo ng kapayapaan para sa bayan ng Pilipino. Ang sinasabing consultation ni Secretary Galvez ay hindi ho kami nasali doon sa consultation na yun. Mm-hmm. So, pinaparating ho namin kay Secretary Galvez, total, you are consulting the Filipino people. Huwag yun akong ituloy. You are just insulting the sacrifice of your fellow soldiers who laid down their lives fighting the NPA, fighting the terrorist organization. Sundalo rin yung kayo na intindihan nyo to. Yeah. At then, process. Process may instruction si Ma'am Lorraine sa inyo. Process. Yes. Also, the CPP, yes, the CPP, the NPA, and the NDF have already been designated as terrorists, claro. Right? So, what is your take again about this? No, that part of Charlie Galvez sitting down with designated terrorists and negotiating with them. Go ahead, sir. Maling-mali po si Secretary Galvez na kahit yung amnesty proclamation na inirelease ng Malacanang ay hindi nagbibigay ng amnestia mm-hmm. sa lahat na may kaso ng terorismo. And then here comes an official of the government wanting to talk peace with terrorists na hindi nga ma-covered ang amnesty. So kumbaga hindi aligned Secretary Galvez sa gusto mangyari ng gobyerno. So if the amnesty does not provide for amnesty to all those with cases for terrorism, then why talk with terrorists? So hindi dapat ito mangyari, napaka-illegal ito. So from the point of view of the legal cooperation cluster, the idea of the peace talks itself is not legal. Mm-hmm. While the intention may be good, it is not the best policy for the government to adopt. Yeah. Isa pa, paubos na po ang NPA. Exactly. Patapos ng NPA. Bakit? bakit pa natin sila kakausapin? Eh kung gusto talaga nila ng kapayapaan, di ba kaya dapat nag-surrender na lang sila? Tama. Diba ba ang baril, kilalanin ng otoridad ng gobyerno? Correct ka. Isang punto nito. Di tapos ng usapan kung totoong kapayapaan. Sir, may follow-up question si Ma'am Lorraine sa inyo. Sir, may follow-up question lang si Ma'am Lorraine. Hindi. Ididikit ko rin lang, Prosec. Kasi yung ganitong klaseng opisyal, no, ganitong mga desisyon na ganyan, would have been excusable, no? Kung pre-NTF LCAP times at before pa natin nakausap ang mga former rebels katulad nila Eric na nagbigay sa atin ng impormasyon kung ano yan talagang huwad na peace talks na yan. Sa unang-una pa lang, sa pangalan pa lang, ay niloloko na tayo. Kasi hindi naman totoong pangkapayapaan yan kung hindi para patagalin ang terorismo na ini-enable nila Franz Castro. Diba? So, kaso, nagkaroon na ng NTF LCAP. Eh kahit nga yung ordinaryong mamamayan, alam na niya kung ano yung peace talks, bakit itong si Charlie Galvez, hindi niya alam. Yes, ma'am.
Talking about that, Prosecutor Chris Gonzalez, hold your line. At ipakikita natin, coming from the leadership and official stand of the CPP, NPA, NDF about peace talks, para may masmasan naman at ma-remind ng tama si General at ngayon ay Secretary to the Presidential Advisor, Secretary Galvez. Panoorin natin mga kababayan. We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. Linaw po ang sinasabi ng Central Committee at matagal na naging pinuno ng National Democratic Front at nasa Central Committee ng Communist Party of the Philippines, dating pari ng Simbahang Katoliko na si Luis Alandoni. Prosecutor Chris Gonzalez, sinasabi niya doon, ang peace talks ay bahagi ng pamamaraan para palakasin at isulong ang armadong paglaban sa gobyerno. Ang kanilang layunin ay kapangyarihan, hindi kapayapaan. Subalit ayaw tanggapin ito ng grupo ni Secretary Galvez. Coming from the leadership of the CPP, NPA, NDF, nothing has changed up to the present. Doon sa pinahayag na yan ni Luis Alandoni na nagsasalamin lamang ng posisyon ng Central Committee. Prosecutor Chris Gonzalez, your reaction on that. Kaya nga ka Eric, mahigpit natin at tinutukulan ang kahit anumang uri ng peace talks with the CPP, NPA, NDF. Dahil inamin na rin naman ni Luis Alandoni na isang paraan lang ito ng kanilang pakikipaglaban sa gobyerno. At kung ito'y isasabayan, susuportahan ni Secretary Galvez, there now comes the question of whether or not alam ba ni Secretary Galvez kung anong ginagawa niya. Yun. Ang masaklap nito, peace advisor siya. Ang peace advisor, di naman kinakailang maging literal ka na lahat na lang puro peace talks. We can attain peace by ending the CPP, NPA, NDF. Yun ang tunay na kapayapaan pag wala ng NPA sa Pilipinas. Hindi mo kinakailang ibibit ang mga lintik na itong NPA na ito. Kasi, sabi ko nga, paubos na rin naman sila. And then, naka-adapt naman na ang ating pamahalaan ng good governance under the whole of nation approach ng NTFLCA. So, we are actually ending the insurgency. At pag nakipag-peace talks pa tayo sa NDF, parang binibigyan natin sila ng pagkakataon na makarecuperate, makabawi. Ay bakit natin gagawin yan? So kung sa lahat naman ng strategy, ito yung isa sa pinakatangang strategy na pwedeng i-adapt ng gobyerno. Ang bigyan mo ng pahinga yung kalaban mo na mananakaot mo na in the next few months. Ana, claro. So, I don't think that's Gusto namin dalhin ni Ma'am Lorraine dito sa ebidensya. Bilang suporta sa kawastuhan ng pananaw na inyong binibitbit patungkol sa tamang kondukta at pagtingin sa usapang pangkapayapaan tungkol sa CPP, NPA, NDF. Number one, nang pinagbigyan sila ni former President Rodrigo Duterte noong 2016 August up to 2017 February, that's 155 days of ceasefire. Prosec, no? And nagkaroon ng formal back-channel talk hanggang nagkaroon ng resumption of peace talks. Ang naging pangyayari, Prosec, no, para mapakinggan ni Secretary Galvez ito, at kung bakit tama ang inyong inihayag. 22 of their national leaders pinarelease ng gobyerno. Pinatakas ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers, nang mag-collapse ang peace talks, hindi nakabalik, hindi bumawi, at hindi nila ipinalik sa kulungan. Ngayon, ay naging sakit sa ulo ng pamahalaan at patuloy sa pagasik ng lagim laban sa gobyerno. Number two, out of more than 550 barangays in Mindanao, na na-clear ng Armed Forces of the Philippines from 2014 to 2016 first quarter. Prosec, in just a matter of 155 days, Ma'am Lorraine, mga kababayan, dahil nag-peace talks tayo, pinagbigyan sila ni Pangulong Duterte out of sincerity and an opportunity to be given to them to seek out peace, they recovered 550 barangays in 155 days.
60% of their NPA recruitment ang sumambulat sa buong Mindanao and other parts of the country. And more than 10,000 ang na-recruit nila sa iba't ibang organisasyon na ginamit nila bilang prente at daluyan sa kanilang propaganda. And more than 40 incidents of arson and extortion ang recorded habang nagkakaroon ng ceasefire. Hindi ba ito nakita ni Secretary Galvez for him to believe still that there is hope of sincerity na ipursue ang peace process or peace talks and peace negotiations with the CPP, NPA, NDF on those hard evidence recorded ito, Prosecutor Chris Gonzalez? How do you like to sustain your argument of this kind of nonsense direction na ina-advise ni Secretary Galvez sa presidente ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Go ahead po, Prosecutor Chris. Ayos ka, Eric. Statistics do not lie. And history will teach us a lesson not to trust any peace talks with the CPP, NPA, and DF. Idagdag pa natin dito na itong pinaplanong peace talks will cost millions of taxpayers' money na gagawin nila ito sa ibang bansa. Tama. At government expense. Agree. So bakit tayo gagastos ng milyones, Secretary Galvez, para makipag-usap sa isang talo ng kalaban na pwede naman nating sabihin, mag-surrender na kayo kasi hindi kayo mananalo? Kumbaga, ang image dito is parang sa boxing, mananakot mo na yung kalaban mo, tapos bigla mong hinila ngayon sa gilid, pinaupo at sinabing, magchika muna tayo para makapagpahinga ka, baka sakaling manakot mo rin ako. O parang tanga, diba? I'm a loss for words. Why some of our top officials are still adopting a policy that is no longer relevant, that is not cost efficient, and is contrary to what the government would like to achieve. Yun. So peace talks is a waste of time, a waste of money, and contrary to what all our efforts for peace are being undertaken. Kasi nga, pag nag-peace talks, hihingi na naman nila suspend lahat ng filing ng cases. Yun. Bigyan ng pagkakataon na makabawi yung mga legal front organizations nila. Kulang na lang sabihin na pati yung mga na freeze ng assets ng mga front organizations nila i-release, and then peace talks will basically allow the CPP, NPA, and DF to dictate terms to the government. Exactly. And why would we allow them to dictate terms when in fact they are not in the position to make any demand, to make any terms? Dahil talo na sila. So I think the government is better off with another peace advisor rather than Secretary Galvez. Uh-huh. Because Secretary Galvez is bringing us 20 years back nung mga panahon na hirap tayo sa insurgency. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Prosec, there are many facts here, di ba? Yung sinasabi mo, numbers don't lie and facts don't lie. Agree. No? We've been on this journey with the NTF-LCAC from the very start of the NTF-LCAC, and it was very clear to us, no to this phony peace talks with the CPP, NPA, NDF, that Charlie Galvez, for some reason, maybe I can get into that later on. No? Alam na natin kung anong ibig sabihin nito, magdadanak na naman ang dugo, lalakas na naman ang CPP. Yes. No, but Charlie Galvez does not own this country, and I don't think that, kasi there are two things in my mind right now. Go ahead, ma'am. Is he stupid? When you say stupid, that's not an insult. Huh? That's a real word. It means lack of intelligence and common sense and ignorant. No? Is there something wrong with this man that he would put our soldiers, our country's destiny at harm's way. So my question right now in my mind is what's he getting out of it? No? Yeah. Maybe he's getting something out of it, and that is what I want to know. What are you getting out of this, Charlie Galvez? Yeah, he has because to be transparent about that. From here on in, any soldier that dies because of this, that blood is on your hands. Yeah. If anything happens, but I don't think any of us here will allow this outrageous and immoral decision that
that what's his name? Charlie Galvez and what's his name? Manny Bautista undertook on their own. Of course, he's claiming that there's consensus, that even former rebels. Let me see who those soldiers are, because there was an outcry and there still is an outcry now because of that phony peace talks that Charlie Galvez got ourselves into. Correct. Now, so what are you getting out of it? Prosecutor Chris, doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine na valid observation of seemingly non-transparent agenda behind na ginagawa yes. nila grupo ni Secretary there Galvez. There has to be, right? Pabalik-balik that's sila doon, ma'am. That's logical. Ang tanong namin sa iyo, from your perspective as a state prosecutor, as a practitioner of law, what motivates him? Other than binanggit ni Ma'am Lorraine na posibleng nagnanaib na Ivan siya, nagpapasimple-simplehan siya, playing champion of peace advocacy president. Eric, pa-interrupt lang ha. Go ahead, ma'am. I've heard it kasi from people who know him. Mm. It's possible that he's not aware. He lacks information. But that would be an excuse that reason I will accept kung hindi pa nga nag-NTF-LCAC. Tama. He was part of the NTF-LCAC. Mm, therefore, he knows what these phony peace talks are. Sa pangalan pa lang, nanloloko na. Mm. Diba? So, and yet he's gone into this. So, yeah. Yan yung tanong natin dito. Kasi ang nagulat ng lahat, Prosecutor Chris, no? Isa pa sa gusto naming kuhana ng interaction sa iyo, nagkaroon bigla ng back-channel talks sa Oslo. And then pagbalik nila, nagkaroon ng joint communique telling the people that there is now a degree of confidence between the Marcos administration and the leadership of the CPP, NPA, NDF na nagtatago sa Oslo, sa Netherlands, terrorist organization. Para magkaroon daw ng usapang pangkapayapaan. Pero nagulat ang ibang mga security sector leaders na sila lang nakakaalam ni General Parang Manny Bautista. Yes, on that context, how do you like to view this kind of press release na inilabas ni Secretary Galvez claiming that he is doing national consultation and yet yung mga predecessor actions niya ay nagpapakita na hindi transparent ang kanyang mga back-channel talk nila doon sa mga teroristang leader na nagtatago sa Europa, sa CPP, NPA, NDF na pinaglumaan at pinaglumutan na ng pagtatago doon sa Europa, kinakausap pa nila na wala nang pakialam na sa bansa natin at hindi na namumuhay dito. Prosecutor Chris Gonzalez. Ang back-channel talks ay malaking question yan kung bakit ginawa nila dahil alam naman natin ang policy ng NTF-LCAC is localized disengagement. Matagal nang tinapos ng gobyerno yung mga pistoks na yan sa ibang bansa. Ang sabi ng gobyerno natin is ang gustong sumarender, magkipag-usap sa lokal, and then the NTF-LCAC mechanism will provide assistance to all those who want to return to the folds of the government. Tama. Itong back-channel talks na ito is sa palagay ko, sa pananaw ko bilang miyembro ng NTF-LCAC Legal Cooperation Cluster is parang sampal ito sa amin. Dahil hindi ka man lang Charlie Galvez nagpaalam na makikipag-usap ka pala sa mga kalaban natin. Mm. Ano lang yun eh. Pareho lang na tayo nagtatrabaho sa gobyerno. Nagpaalam ka pa sa mga FR nung mag-back-channel talks ka? Nagpaalam ka ba kaila ka Eric? Kaya sasabihin mo, hindi ko kinakailangan magpaalam dahil opapuro ako. No. The government does not work that way. Yes. We consult our stakeholders. You consult your fellow government employees. Agree. You do not make decisions on your own. Agree. And you do not make policy for all of us without getting our consent. You're talking about national security here. Hindi lang naman ikaw nag-iisa sa usapin ng national security. May stake rin kami dyan. May say rin kami dyan. Yung sabi mo, you're conducting consultation on peace talks. Pangalang beses na ito na na-criticize ka because of that peace talks. Now, paulit-ulit. Ang kulit mo eh. Paulitin mo na naman. Ngayon, magko-consult ka. Kunyari, may nag-agree. Sinong nag-agree? Or talagang umuo lang dahil nahihiyang kalabanin ka pero napilitang mag-agree. Pero sinasabi ko sa'yo, kausapin natin yung mga FRD, mga peace talks. Yeah. Dahil ako, sinisigurado ko sa'yo, kausapin natin yung mga private, yung mga corporate. Yeah. Yeah. At may narinig tayo, Prosecutor Chris Gonzalez, no? Abang inaayos natin yung signal connection sa kay Prosecutor Chris, baka mabigat yung data
sa video, kahit audio na lang muna, Prosec. We have received information, Ma'am Lorraine, that si President Bongbong Marcos Jr. is not so much na sold out sa ideya na muling buksan ang formal talk sa CPP-NPA-NDF na binibenta ni Charlie Galvez given the fact of the historical record at eksperyensya, karanasan ng gobyerno sa CPP-NPA-NDF. In fact, we have been told na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang konsultasyon na ginigiit ni Secretary Galvez at ni General Manny Bautista na hindi po kayo maag-aalangan dito kasi ina-assure nila kami that they are for peace. Ang sinasabi niya, sila Juliet De Lima daw, na asawa ni Joe Masison, sina Connie Ledesma, sina Luisa Landoni, and many more na nandun na 40 to 45 years nandun na sa Europe, hindi na sa nakatira sa Pilipinas, ay sila pa rin daw ang pakikinggan sa pakikipag-usap na ito. But the president was adamant, nag-aalangan. But in yet, binigyan siya ng pagkakataon. Yun ang binabanggit ni Prosec Gonzales. Sabi niya, dapat naging transparent sana si Secretary Galvez to engage and consult the real stakeholders sa NTFLCAC. Hindi ito transparently nadidiscuss. Sa security sector leaders, hindi lahat nakakaalam. Kami, hindi ba kami stakeholder, Secretary Galvez? NSC also. National Security Council? Yeah. So, Prosec, you were saying na ibinibenta nila ito sa Pangulo so that it becomes a policy of the President kapag idiniklara niya at maglabas ng executive order, which we were made to believe na yun ang kanilang direction, Prosec. Papalabas ng bagong executive order si Pangulong Bongbong Marcos Jr. to resume formal peace talks and negotiations with the CPP-NPA-NDF through the channel na inestablish nila Charlie Galvez. Prosecutor Gonzales, how do you react to this possibility? We should not consider any peace talks anymore, and any executive order reopening the peace talks would be contrary to everything that we have done, everything that we are doing now, and it will be beneficial to the Filipino people. Dahil sabi nga natin, etong mga kausap nila Charlie Galvez abroad, anong pakialam nila, anong ambag nila sa sambayan ng Pilipino? Eh wala nga silang ambag rito sa mga problema natin. Tapos pupunta dun sa abroad para makipag-usap sa kanila. Para ke? Para ano? Ay yung mga sinasabi ng CNDF na they still have the influence sa Pilipinas, wala na. Sinusukan na silang taong bayan. Agree kami dyan. Kumbaga, kung makikipag-negotiate ka, Eric, si Secretary Galvez dito sa mga taga-Oslo na ito na NDF, ano pa ba ang bargaining chip o leverage nitong NDF? Wala na. So parang nakikipag-usap lang sila na sila-sila lang may sariling mundo doon. Tapos gagastos tayo ng milyones. Tama. Milyones na pwede pa natin gamitin para sa livelihood ng mga sumusurrender na NPA rito, para sa kampanya natin sa Barangay Development Program. Sabi ni Pangulong Marcos, dadagdagan niya daw yung budget ng Barangay Development Program. Ay yung milyones ni Charlie Galvez na gagastusin sa pinopropose ng peace talks, so, ilagay na lang natin sa mga health center, kalsada, farm to market roads. Why not? Yun, may silbi pa yun. Yes. Yun, may konkretong epekto yun. Yun, makakapagpabago ng isip ng mga NPA na gustong sumurrender. Pero yung ibibaby mo sila De Lima dun sa abroad, yung mga sila Luisa Landone, what's the point? Palubog na yung mga taong yun. By this time, they are already irrelevant. If they are irrelevant, why give importance to irrelevant people? And dapat nga, Prosec, pinaghahabol sila ng batas. Because they have been the ones giving out orders, including Joe Masison, sa paglulunsad ng akto ng mga terorismo na nagwawasak ng ating bayan. Instead, Charlie Galvez is saying, they're so good. Kasi binigyan siya ng chocolate. Chocolate, personalized. Ang babait nila, ito mga terorista. Niyakap ang babait nila. Diba? So, the word that comes to mind is ludicrous, no? Beyond ridiculous. Kasi sa atin, non-negotiable na yun. Napakaliwanag na sa atin yun. Nabiglang naging ganyan sinabi ni Charlie Galvez. Na pinalahat tayo nagulat talaga dito at nagalit, no? So, again, I'll go back. No? Yes, I think Charlie Galvez is getting something out of this. Meron na. And we really need to put his fish the fire and ask him, what are you getting out of this? Let's try to because definitely
definitely the Filipino people are not getting something out of this bad advice that you're giving the president. You know, the president's trust rating has already plummeted. Double digits. If he says this, if he agrees to what Charlie Galvez is saying again, I'm telling you, it will plummet even more. Yes, agree. Prosecutor Chris Gonzalez, ito pong tanong ng taong bayan. While we are for ending completely and decisively the CPP, NPA, NDF, communist terrorism, and without compromising the strength of the people achieved by the government through the years sa NTFL Cup, bakit po instead na ang pokusan ng gobyerno ngayon ay ang law enforcement component para i-cripple ang extortion na naiiwan, ang recruitment sa schools and universities, infiltration of the government, pangungutong ng pondo sa gobyerno, at ang pag-proscribe sa judicial requirement ng anti-terrorism law. Pagposas kaila Franz Castro. Posasan nyo na yan, yes. Mga yan. Low-lying fruit. Yes, bakit hindi ito ang inaasikaso Prosecutor Chris Gonzalez? Hindi ba ito ay isang malinaw na misplaced agenda in the list of priority that the government should take in as far as decisively ending the communist terrorism in our country? Prosec, after you answer that, I have a question for Erica. Okay. Prosec, yes, go ahead. Prosec, thank go you. Ahead. Yes, Eric. Actually, patuloy naman po yung paghahabol natin sa mga front organizations. Mm. We are filing terrorism financing cases all over. Now we are serving warrants of arrest to their members. Ito na yung ginagawa ng kapulisan natin at ng military. Ngayon, ang tanong talaga rin, bakit hindi naka-align si Secretary Galvez? Yun. Siya lang naman eh. Dapat nag-align siya. Naglabas na nga ng guidelines. Exactly, siya lang talaga. Very good silang observation. Silang dalawa ni Manny Bautista. Silang kayong dalawa lang. Nung naunang in-open itong back channel talks, nag-react ang buong sambayan ng Pilipino, pati ang National Security Council naglabas ng guidance na wala na nga dahil localized peace talks. Eto, inulit na naman ni Secretary Galvez. Ibig sabihin, siya lang talagang makulit at ayaw niyang makinig sa mga ibang kasamahan niya sa gobyerno. Now, kahit wala ako sa NTFL ka kasi taxpayer, I am telling Secretary Galvez, do not waste my taxes. Huwag mong sayangin yung buwis ko sa pakikipag-usap doon sa mga walang kwentang tao na tinuturing mong mga kaibigan na NDF, National Democratic Front. Now, I would like to remind Secretary Galvez, sa bawat encounter na nasusugatan tayo ng sundalo, namamatayan tayo ng pulis, bigyan niyo naman ho ng respeto yung sakripisyo ng mga kasamahan mong nagtatrabaho sa gobyerno. Huwag niyo sayangin ang kanilang sakripisyo sa pakikipag-usap doon sa mga walang kwentang terorista. Yes, Ma'am Lorraine. At saka yung sinabi ni Ma'am Lorraine, what are you getting out of this? Oh, hindi niya sinasabi. It's a legitimate question kasi ang kulit-kulit niyo eh. Ang kulit niyo. Napaka-unpopular ng gusto mong mangyari pero pinipilit mo. Tama. Sino bang mas importante sa'yo? Sambayan ng Pilipino o ang mga kalaban nating terorista? Exactly the good question that should have been asked to him, to Secretary Galvez. Asked him that. So anyway, Eric, Prosec, maybe you should also listen to this because I'm pretty sure you want to know, no? What is the business side and the money-making side of the peace process on the side of the CPP, NPA, NDF? What do they get out of it? And then segue to that, what do the corrupt officials in government get out of this peace process? Ganda lang tanong ngayon, Ma'am Lorena. Yes. Una, kapag may peace talks at may peace process ang CPP, NPA, NDF formally, na nabubuksan at nai-engage with the government of the Philippines, sila po ay napupunduhan ng foreign funders. Number one is the Royal Norwegian Government. Ah, yeah. Euro yan. How much? Billions na yan, ma'am, kung i-convert mo for the last 27 years. Enough to make you makulit? Yeah. Kasi nagiging money-making nila ang peace talks. Number two, enough to make you look make you forget your respect for self and your good name and your dignity. Pwede. Ganon. Pwede. Kasi, for sale. Nagiging for sale ang peace talks dahil yung mga nagkukunwaring European countries, Prosec, Ma'am Lorraine, mga kababayan, they put up peace funds and peace fund support. Yung pondo para sa kapayapaan, kunwari para sa Pilipinas. But these funds are being controlled by the CPP, NPA, NDF. So pondo yan. Pangalawa, nabubuksan ang kanilang mga international alliances. Remember the ILPS.
International League of People Struggle na mayagpag yan. Can we backtrack a bit, Erito? That Norwegian funding, no? This Norwegian funding, do they are they sincere about funding for peace? I hope so kasi kaya lang naku-op na naman, napasok sila, naman ang CPP. Exactly, because the liaison of the ILPS and the Norwegian connection with the CPP International Department have been established 30 years ago. Yes. So naku-op sila, nagagamit sila. At maraming NGO ang nagkakaroon na hawak ng CPP ng opportunity to play up the peace playbook. So nagagamit nila as fundraising campaign for the Philippines. Number three, nagagamit siya as malaking propaganda. Kasi nabibigyan sila ng media theater, nabibigyan sila ng international interview, and they become as if legitimate forces in the Philippines. In other words, naging irrelevant na sila, Juliet De Lima. Yes. Nabasura na natin sila, pero si Charlie Galvez, binigyan na naman ng stature. Exactly. International stature. International stature, as if they are freedom fighters. Good job, as Charlie. Good job. Ang pang-apat doon sa tanong ni Ma'am Noreen, doon ko sasagutin. Sa pamamagitan ng peace talks, nagkakaroon ng mga formal alliances with some sections of the leaders of the government like Charlie Galvez and Manny Bautista. Therefore, the legitimacy of alliances becomes an avenue for bargaining of compromises and gains and advantage. Like what Franz Castro, Raul Manuel, Teddy Casino, and the urban operatives gained in their tactical alliance operations with Martin Romualdez. Similarly, the same will happen kapag may peace talks. Yun ang gagawin nila Charlie Galvez. They are going to give in to a lot of compromises, a lot of advantages, para lamang palabasin na sincero sila na pakinggan itong maniobra ng CPP, NPA, NDF. So sa tanong mo, ma'am, are the corrupt officials of the government will gain a lot from this? Of course. They have, I mean, historically. Is this just theoretically? Historically. It has happened. Kasi naitatago mo ang junket. So, because I've been hearing whispers of corruption through the years of that OPA, the same office. So this is true. Yes. Kasi, no less than the president was able. Isa pa yan. Ipinagtanggol natin siya kay Rafi Tulfo nang sila'y sinasabihang corrupt. Yeah. But the problem there is, mayroon talagang mga practices na dapat maging transparent so that people will be appraised properly at hindi niya pagmamayari ang peace process na usapin. Na siya lang ang magdedesisyon. Kaya, Prosec, ano ang reaction mo dun sa sagot ko na ito'y money-making, fundraising, at the same time, platform for broadening of propaganda and alliances for the maneuver advantage of the CPP, NPA, and then exactly the playbook that they have been using for 30 years at tinatanggap at tinatangkilik nila Charlie Galvez ngayon. Yes, Kay Eric. Pag pinaprioritize yan ng NDF, ng National Democratic Front, ibig sabihin importante, they gain something from it. Kasi hindi naman nila yan gagawing priority pag lugi sila. Tama. Next. Ang peace process kasi is now owned by the Filipino people because we have the localized peace process spearheaded by our local government units, by our military units, by the police, and by the community. Now, this localized peace process has been very, very successful under the MTF-LCAP. Tama. Why would you contradict or why would you derail something that is effective in exchange for the peace talks na historically speaking ay wala namang kabuluhan at wala namang nakakamit. Now as to the issue of whether or not they gain something from the peace talks, ang masasabi ko lang dyan is bakit nila pinipilit yung isang bagay na hindi naman yun ang solusyon. So I think as a taxpayer, I have this right to ask Secretary Galvez why insist on something that is very, very unpopular with other stakeholders in the security sector and why insist on a peace talks that will not put an end to the communist terrorist organization once and for all. And Secretary Galvez should answer the question, why talk to designated terrorist individuals when in fact we should not be negotiating with terrorists. So as a government official,
where does his loyalty lie? Na kung sasabihin niya sa akin, I am for peace. Now, if he is for peace, then why is he supporting the agenda of a terrorist organization whom the Filipino people consider as its enemy? Sir, Prosec, ma'am, would you like to react on this? Sabi niya, dapat magtiwala ang taong bayan sa kanya, pati ang Pangulong Balang Bansa, na hindi nila ihuhulog ang interes ng mamamayan. Last na ito, Prosec, naming interaction sa iyo. Dahil sila daw ay former chief of staff. Dalawa daw sila, former chief of staff sa panahon ni Pinoy administration si Manny Bautista at siya daw sa panahon ni Paulong Duterte, and they offered their lives and sacrificed so much for the country. So why would they sell out the Philippines in the peace talks with the CPP, NPA, and DF? Magtiwala daw tayo sa kanya. Ikaw muna, Ma'am Lorraine. Huwag niyang ibato yung ano. Si Prosec. Alam mo, huwag niyang ibato yung chief of staff na tsapa niya na yan. Okay? Kasi kung magtatali tayo ngayon ng mga naging chiefs of staff no ng AFP, silang dalawa lang ni Manny Bautista will be standing there on their own. And I mean that, honestly, Charlie Galvez, stop using that card. Okay? And stop using that card na nagsakripisyo ka para sa bansa, because libo-libo, sampo, tens of thousands of soldiers have offered their lives, no? And just because you sacrificed your life for your country doesn't mean that we cannot that you own this peace process. Yeah. Everybody owns this peace process now. Okay? Prosec, magtiwala daw tayo. Dahil naging chief of staff sila, bakit nila isa-sell out ang bansa sa usapang pangkapayapaan? Actually, ang gusto kong tanungin sa kanya, naging chief of staff ka, bakit ka pumapayag dyan sa laro ng mga komunistang terorista na dapat at this point, alam mo na, kasi nag-chief of staff ka eh. Dalawa sila. So bakit ikaw? Ba't ka nagpapautu dyan? Yes, Prosec, your final reaction and your final message to that kind of play card na dinadanggal-danggal ni Secretary Galvez. Utang na loob. Kahit ano pang sabihin ni Secretary Galvez, his qualifications will not overcome the fact na his actions speaks louder than words. Tama. His actions indicate that he is giving a favorable condition, favorable environment to the communist terrorist group, and that is something that we cannot allow. Mm-hmm. So, Charlie Galvez should review his policies, his advices to the president, and he must listen to the Filipino people, to the NTFLCAP, to the security sector, and he must know not to negotiate with a terrorist organization, because there's no use talking to terrorists. They will only use you. So I hope Secretary Galvez will realize na hindi siya dapat magpagamit sa komunistang teroristang grupo, dahil history will tell us lahat ng negotiating panels ng gobyerno ay nagamit lang talaga ng CPP, NPA, NDF for their own good. Claro. And it did not redound to the benefit of the Filipino people. Claro. Also, Prosec and Eric and mga kababayan, ano, former chief of staff si Secretary Galvez, and he was a secretary twice over or thrice over. I'm not so sure anymore. Tama. No, and yet bakit hindi mo sinunod ang proseso ng pagdidesisyon dyan? Yeah. You did not even consult the NSC, the SND, the Secretary of National Defense, or AFP. You did not consult. Ngayon you did this on ginawa. Your own. So, anong klasikang, kung itatapon mo yung chief of staff na card na yan, anong klasikang chief of staff na hindi mo alam na consultative itong proseso na ito? Hindi ikaw may-ari niyan. And the peace talks belongs to the people, and the people have the right. Talaga, Eric, nakaka-high blood yung mga tanong mo. Prosec, ibabalikan na namin. Ina-agit mo ako. Next week, babalikan ka namin, kasi may hindi kami palalagpasin this week na komentary sa Pilipinas Nating Mahal. Yeah. Itong gadon, raging bull, na kala niya hindi siya susuwagin ng taong bayan sa kanyang diskarte sa palulusot-lusot ng economic chacha, yun pala, term extension. Pwede ko lang ba sabihin sa mga kababayan natin, si Prosec, the country really owes you a debt of gratitude, Prosec, no? You've taken a very principled stand. And in an administration na kung saan ay natatakot ang mga tao magsalita, you've never once held yourself back when it came to our country. And maraming salamat, Prosec. We're very, very grateful for your voice. Saludo for this very enlightening position that you shared
that we have to learn our lesson from history. Yes. And the leaders and advisors of the president must listen to the voice of the people, especially in matters of national peace and security that we have been searching for the last 55 years involving the CPP, NPA, and the PROSEC. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at magpunyagi at magporsigi po tayo sa katatagumpay para sa Pilipinas nating mahal, sa ating mga paninindigan. Ayun. Thank you very much, po. Thank you, PROSEC. Okay. Mga kababayan, malinaw po na ang usapang pangkapayapaan ay interes ng mamamayang Pilipino. Hindi ito exclusive sa OPAPRO o the Office of the Presidential Advisor for the Peace and, for Peace and Reconciliation and Unity. At mga kababayan, hindi rin tayo papayag na basta-bastang mananahimik ang mamamayan dito sa mga usaping nakasalalay ang kabuhayan, kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya makinig ka, Secretary Galvez. The people want the CPP, NPA, NDF to end, but not with the bogus peace talks that you are brokering right now. Okay. Yes. That's right. Ma'am, mayroon tayong isang pag-uusapan tungkol dito sa nagpupustura na senadora. At the same time, idudugtong natin maya-maya, mga kababayan sa Pilipinas nating mahal, itong abogado na tinanggalan ng lisensya ng Supreme Court. No? Kaga ngayon, inaminan niya na siya pala'y tirador para sa term extension. Pakunwa-kunwari pa kayo ng mga panluloko. Akala nyo lahat ng tao ay pwede mong tawaging bobo. Hindi kami papayag dyan na ang taong bayan, palusutan nyo ng term extension, yun pala ang totoong agenda nyo. Pero bago ang lahat, ma'am, tanggapin natin muna dito ang isang pag-uulat tungkol sa isang senadora at isang international law practitioner para siya ay mahimasmasan. May banat ngayon ang isang international law expert, mga kababayan, sa isang senadora, lalo na kay Ressa Hontiveros, sa issue po involving the West Philippine Sea. Tunghayan po natin ang ulat na ito. Binabalak ngayon ni Senator Ressa Hontiveros na paimbisigahan sa Senado ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa senador na kilalang anti-Duterte, treasonous o kataksilan ng umano'y kasunduan ng dalawang lider dahil mistulang isinuko ni Duterte ang soberanyo ng Pilipinas sa China. Para naman sa dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque, wala talagang alam sa batas si Hontiveros sa paggamit ito ng salitang treasonous. Salita na naman, abang sabi ni Hontiveros, treason daw yung ginawa ng presidente na gumawa ng paraan para hindi matigil ang pagde-deliver ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan. Unang-una ha, pwede ba? Mambabatas ka naman. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Pero dahil ikaw ay tinanggap mo yung trabahong yan at kinuha mo yan, no? At hiningi mo mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas. Ang treason po, hindi po pwedeng magkaroon ng treason kung walang gera. Punto pa ni Roque, dahil walang gera, walang treason na nagaganap. Bagay na dapat daw alam ni Hontiveros bago magpasikat. Ibig sabihin, yung treason po ay isang war crime na, hindi po war crime, but it can only be committed in times of an armed conflict. Lahat po nang magbasa ng revised penal code, alam na wala pong treason kung walang gera. Kasi yung treason nga, sa panahon ng gera, kumikiling ka sa kalaban. So, senator, sana naman, maski hindi kinakailang maging abogado ang senador, alamin naman natin ang batas kasi paano ka makakagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano yung umiiral na batas. Nilino naman ni Roque na inilakad noon ni Duterte kay President Xi na magpatuloy ang delivery ng pagkain at supply sa mga sundalong nakastasyon sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ito yung kahit nanindigan ng China na bawal magdala ng construction materials ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Kaya bawat dala ng construction materials, binobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang resupply boats ng Pilipinas. Ang realidad, kung hindi talaga nagdala ng construction materials sa loob ng 6 taon, sa panahon ni Presidente Duterte, matagal na sigurong lumubog yan. Ang pagkakaiba noon at ngayon, dinidiskartehan nga po, ngayon linalantaran. Bakit? Kasi nga gusto nilang uminit dahil ang buong akala nila, re-race back sa atin mga Amerikano. Naniniwala naman si Attorney Roque na hindi papasok sa gera ang Amerika para sa atin. Lalo pa't nagkausap kamakailan sina President Xi at US President Joe Biden. Ngayon pa sila para makipaggera dahil lang sa isang bulok na barko sa Pilipinas.
Naku naman po, gumising kayo sa katotohanan. Hindi naman po tayo ganun kaimportante sa mata ng mga Amerika. Hindi po nila gigirahin yung bansa na numero unong trading partner nila at numero unong investor nila at numero unong pinagkakautangan nila. Yan po ang katotohanan. Ayun, mga kababayan, na-lecturean tuloy itong si Risa Hontiveros. Hindi na siya marunong kumilala ng due process at constitutional guarantee of individual rights to freedom and the rights of the people to be protected equally by law at to be presumed innocent. Yun ang ginawa niya kay Pastor, no? Kinatay-katay niya, binastos-bastos niya, ininsulto-insulto niya, playing. Inabuso niya yung legislative overreach itong si Risa Hontiveros. Eh ngayon, sinermunan siya ni Attorney Harry Roque at ng mga taong bayan sapagkat nakalimutan po ba ninyo, Senator Hontiveros, that the president, si the sitting president will always be the chief architect of the foreign policy of the government in the state in his term. So kung yun ang direksyon ni Pangulong Duterte na ang pagkikipag-usap at pagbibigay ng mga open dialogue of channel and communication of peaceful talks doon sa mga bagay na pwedeng pag-usapan, sa tingin nyo pagtataksil? Hindi. Yun ay gawain ng Pangulo ng Bansa bilang chief architect at pangalawa ng foreign policy. Ang pangalawa na binanggit sa inyo, mag-aral nga muna kayo. Kasi malinaw po na hindi nyo nalalaman ang sinasabi nyong tawagin yung taksil. Ang isang Rodrigo Duterte na gumagawa ng kabutihan ng bansa. Hindi yata ikaw, hindi ba ikaw ya dapat ang tawaging taksil? Sapagkat iniiwasan mong sagutin anong nangyari sa mahigit 1.7 billion na pundo na pinapabalik ng Commission on Audit sa inyo sa maabuso ninyong mga allowances. Pero babalikan ka namin dyan kasi nakikita ng taong bayan, hindi lang pala si Rapi Tulpo ang Mr. Grandstanding Senator. Ikaw pala ay Miss Universe Grandstanding din sa loob ng Senado dahil sa iyong political motivation. Pati ang ginawa nyo kay Pastor, may kabayaran yan. At sa mga gaya niyan. Alam mo itong si Risa Hontiveros, no, napakaraming atraso nito sa Pilipinas. No? And one of them is really insulting the Filipino people, no, yung intelligence natin. While, like Eric said, no, the sitting president is the chief architect of our foreign policy. And never forget that under the term of office, yes, under the watch of President Rodrigo Roa Duterte, peace and progress reigned, which is so much more than you can say for what's happening right now. Oh, with a senator like that, who is a tutari ng kano, yeah, no? Out of the playbook of the disrupting politicians, yung ididikit si President Duterte, no, at ididikit siya sa China, just to bring them down. And you know why? This rotten politics. Why Risa Hontiveros does that? Because she is a rotten politician. Bulok. That's all political. There is to it, no? Yeah. Ma'am, speaking of rotten politician, isa pa to. Kaya nga siya tinanggalan ng lisensya bilang abogado. At hindi na siya makapag-practice itong si Larry Gadon. Si Mr. Bobo Gadon ang kanyang. Kasi mahilig tumawag ng Bobo eh. Oh, kaya sinasabihan siya ng taong bayan, sino ngayon ang Bobo? Niloloko mo ang taong bayan. Ikaw pala ang tirador, Larry Gadon, ng chacha for term extension and consolidation of power. Ma'am Lorraine, nakakabahala ito sapagkat tumutugma ito sa naging pagbubunyag na ginawa ni former President Rodrigo Duterte. Nabantayan ninyo, hindi po yan economic chacha talaga. So si term extension. Si attorney si Larry Gadon, no, he's the Presidential Advisor for Poverty Alleviation, submitted a letter to Congress, yes, na mag-idikit na nila dito sa chacha yung term extension. So tirador. Claro. Tirador. Yeah. So klaro naman sa taong bayan. Babalikan naman ito next week. At ito po ay malinaw na ang inyong charter change all along binuking na ng inyong tirador at tagapagtahol. What reason did he give? Ito daw ay dapat gawin sapagkat kulang daw ang oras para sa tamang paglilingkod ng mga mabubuting naglilingkod sa pamahalaan. Sino? Katulad sila Gastang Bunting. Oh, kagaya niya. Sila Paduano. Oh my God. 2025, wag na yung mga yan, ha? Pero ito na ang death sentence sa inyong charter change. Yan. Itong ginawa ni Larry Gadon. Binababoy nila yung Saligang Batas. Oo, ang pangbababoy sa Saligang Batas at ang paghamak at paglapastangan sa katalinuhan ng sambayan ng Pilipino as if hindi namin makikita ng ang inyong layunin para lituhin at baguhin ang charter change na yan ay manatili sa puder.
Alam mo yung nakakatawa sa mga ito, no? Parang wala talaga silang, hindi sila marunong matuto at parang walang karespe-respeto sa Pilipino. Exactly. Bilyones na nga yung ipinamumudmud ninyo, di ba? Para dyan sa charter change na yan, para humaba ang terms ninyo. Pero ano ba sabi ng Pilipino? Ayaw nila. Yes. No, ayaw nila. So 88% sa mga credible na mga surveys ayaw. Yes. Pero ngayon nag-i-introduce naman sila ng mga survey companies nila na biro mo 75% daw ang trust rating ni Martin Romualdez. Mas mataas pa kay Inday. Yung survey yata yun na ginawa sa ilalim ng puno ng saging. Doon ako, ano, my point, para yung pagtawanan si Martin Romualdez. At saka siga doon. My point being, mga politicians, makinig kayo, magkaroon kayo ng respeto sa Pilipino. Yeah. Na dapat magkaroon kayo ng holy respect for the Filipino people because I have seen it firsthand, upfront, kung gaano katalino ang Pilipino na hindi na ninyo maloloko. Yun. Kukunin nila yung pera ninyo, pero sa survey, ayaw nila kayo. 75%, eh tatlong survey magkasunod, hindi nga umaabot ng 20%. At saka yung, ano, yung bilyones na yung operation para kay Vice President, no? Para babuyin siya, pero she's the most trusted still, no? Yes. Claro. Ibig sabihin, ang taong bayan ang siyang huhusga sa lahat ng ginagawa ng mga may hawak ng kapangyarihan. Yun yung itinuro nila Eric sa akin, yung mga former rebels, no? Na tsaka sila Eric, ang taong bayan ang totoong puwersa ng Pilipinas. At nakita ko yan paulit-ulit. Paulit-ulit ko yan nakita at nakita ko hanggang ngayon yung pagdepensa, pagsuporta ninyo sa isang pangulo na totoong nagsilbi sa inyo. Yun. Na nakikita ko na yun yung lakas niya. So, hindi yung pera na wala naman kasi siyang ninakaw kasi hindi siya magnanakaw, no? So yan ang totoong pwersa. If you want to be powerful, serve the Filipino people. Correct. And serve with heart and serve it with all sincerity. All mga your kababayan, heart, all your mind, yeah, all, with your all your soul, all your body. Lahat. Yeah. Mga kababayan, isang linggong naglingkod tayo sa Pilipinas nating mahal. 10:45, mag-standby po kayo. Between that time, tayo mag-onboard. Hanapin niyo po kami sa YouTube channel, Pilipinas Nating Mahal, Facebook page, Pilipinas Nating Mahal, sa Rumble, nakikita ko rin, Pilipinas Nating Mahal, at sa iba pang mga platform na nagkikerry sa atin. Ito na po ang bagong tambayan ng mga nagmamahal ng totoo sa sambayan ng Pilipino, naglilingkod para sa katotohanan, demokrasya, seguridad, at totoong pag-uunlad. Saan yung tambayan ng mga hindi nagmamahal? Doon yun sa... Ensaymada. Sa grupo nila Charlie Galvez at nila Larry Gadon. Term extension. Ano ka? Loko-loko kami? Para payagan kayo? No way. Pupulutin kayo sa kangkungan. Ang Pilipino, titiisin niya lahat. No? Yeah. Bahala ka dyan kung anong kababuyan ang gagawin mo. Pero may there's a day of reckoning. Magsisingilan tayo. At darating tayo dyan sa paghatol at paghuhukom ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, pagtangkilik, at ipalaganap natin na mayroon tayong bagong daluyan ng talakayan na nagmamahal ng sambayan ng Pilipino, lumalaban sa terorismo at nagpapatatag ng demokrasya at kapayapaan ng bansang Pilipinas. Ma'am Lorraine? Hindi mo naman pinag-usapan yung kay Garin. Oo. Mahalaga yun. Friday na yun, mag-weekend sa bahay. Sabi ni Janet Garin, siya, no etnaps daw. Ang solusyon, sabi ni Congresswoman Janet Dingbaksya Garin, ay dapat hindi mag-underwear ng mga babae sa bahay. At dapat daw ito yung solusyon sa heat wave. Sinagot siya ng mga doktor, hindi. Ang dapat po, rehydration at hygiene. Hindi po yung mga kabulastugan ng mga proposal. No wonder, sinuportahan niya ang revocation ng franchise ng SM Night. Yeah. Kasi wala siyang alam, kahit doktor pala ito at kongresista na galing sa bayan ko, ang alam pala niya ay tungkol sa mga usaping underwear. Dapat baka nung nag-vote siya noon, baka wala siyang suot noon. Pwede rin. Kaya tuloy ngayon sa image ko, pag nakita ko siya, naisip ko, Diyos mo, wala siguro ito. Ito yung mga congressman na ang kanyang nalalaman, ang kanyang formula sa gitna po ng kagipitan ay ready to go, no underwear. Mga kababayan, ito po si Ka Eric at kasama ko si...
Lorraine Badoy. Dito po sa ating bagong daluyan ng talakayang minamahal ng mamamayan, ang Pilipinas nating mahal. Ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigipit pa ng gobyernong ito.